Wala rin kinalaman ang umano'y pananampal ng guro sa pagkamatay ng 14 na taong gulang na estudyante sa Antipolo, Rizal. Ayon sa pulisya, ayon sa PNP Forensic Group, base autopsy na isinagawa kay Francis J. Gumikib, intracerebral hemorrhage at edema ang kanya ikinamatay. Isang rare condition daw ang dahilan ng pagdurugo sa utak ng nasawing estudyante. Kaya ni-rule out na ng pulisya ang reklamong homicide laban sa guro. Intracerebral, cerebral edema is pamamaga po ng utak. And intracerebral hemorrhage is yung pagdudugo po sa utak. Non-traumatic ang nature po ng pagputok ng ugat na yon is mostly it's a rare condition. Tinitingnan pa rin ng pulisya kung itutuloy ang reklamong child abuse laban sa guro. Giit ng ina ni Gumikib, nagsimula ang pagkakaospital ng kanyang anak sa umunoy pananampal, kaya gusto pa rin nilang masampahan ng reklamo ang guro at matanggalan ng lisensya. Dati na itinanggi ng guro na sinampal niya ang estudyante, tinapik lang daw niya ito. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.